simulan natin ang pagbabalita sa nagmahal pang presyo ng bigas. Yun nga lang, nagbabanta pang makaapekto sa supply ang El Nino. Magbabalita si Shaila Francisco. Lugawan ang kabuhayan ni Cedric, kaya napapaaray sila sa pagtaas ng presyo ng bigas na pangunahing sangkap. Pero hindi pa rin daw sila magtataas ng presyo ng lugaw. Kami na rin po ang sumasalo dahil po ayaw rin po namin na mawalan kami ng customer. Kasi po pagka lilipat po yan sa customer yung pagtaas presyo at hindi na po sila uulit kakain dito. Sa monitoring ng DA, hanggang 6 na piso na kasi ang itinasa kada kilo ng imported rice sa palengke. Nasa 36 pesos naman ang pinakamurang lokal na bigas matapos tumaas ng 2 piso ang mga ito. Kaya may mga karinderiyang no choice kundi itaas na rin ng 2 piso ang presyo ng kada order ng kanin. Marami kong binabayarang katulong. Sa kukunin nyo, ibabayad ko sa kanila kundi ako magtataas. Ang problema, mababa ang buffer stock o reserbang bigas ng bansa para sana kontrahin ang taas presyo na ito. Nasa 90 days o 3 buwan ang target na buffer stock ng gobyerno at pribadong sektor. Pero nasa 51 days lang yan ngayon. Hindi rin kasi makabilang National Food Authority o NFA dahil mas mataas ang presyo ng palay sa buying price nila. Kaya nababahala ang Federation of Free Farmers dahil critical daw na mapanatili ang 90-day buffer stock lalo na pagdating ng Hulyo na simula ng tag-ulan. Bukod pa ang banta ng El Nino na maaaring magdulot ng tagtuyot. Pag tumama yung El Nino, we are looking at probably a reduced, maybe a reduced harvest of rice pagdating po ng last quarter or else during the months of mga May, June. Aminado naman ng Department of Agriculture na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos na baka tumaas pa ang presyo ng bigas kung di mapunuan ang supply, pero ginagawa na nila ito ng paraan. Kabilang dyan ang pag-i-import kung kailangan. Eh, bakit hindi? Ang importante sa atin, the supply is there. Handa rin daw sila magbigay ng dagdag pasilidad at gamit sa mga magsasaka para dumami ang ani. Sa ngayon, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.